Paliwanagan ko na siya. Pwede niyo siyang kausapin. Sama ka ba talaga sa kanila, Santino? Pero Santino, hindi mo sila kilala! Maray mo, di sila mabait! Sabi ni Father Jose, bigyan ko daw ng pagkakataon na kilala rin sila. Paano yan, Santino? Doon ka natitira sa kanila? Ibig sabihin, hindi ka na namin madalas makikita. Kids, huwag nga kayong malungkot. Siyempre, dadalawin pa rin tayo ni Santino. O kaya naman, pag hindi siya pwede, tayo ang bibisita sa kanya. Di ba, Santino? Oo naman! Siyempre, kahit araw-araw pa. Eh kung doon ba naman magiging masaya si Santino eh. Ordinaryong bata si Santino, espesyal siya. Siguro naman nasabi na sa inyo ng DSWD. Ang tinutukoy po ni Father Ringo ay yung kakayanan ni Santino para makapaggamot. Nag-aalala kami tungkol doon. Kung sino man ang kukupkup sa kanya, dapat malaman yon. Dahil maraming tao na ang nagtanggang dukutin si Santino para abusuhin ang kakayahan niya yon. Naintindihan ko, Father. Huwag kayo mag-alala dahil hindi naman kami ganun klaseng tao. May isa sana akong hilingin sa inyo. Alagaan niyo po sana yung anak namin. Ituring niyo sana siyang parang tunay niyong anak. Aba, Father. Salamat. Alam niyo ba, mga kids? Pwedeng-pwede kayong maglaro doon sa bahay namin. Marami akong laruan doon. At saka may candies. Maraming candies. And... wow! Thank you po! Sarap yan. Lollipop po meron. Lollipop? Naku. Meron din! Ikaw, Santino, gusto mo? Dami naman po lang man ng bag niyo. Siyempre naman. Para pag may nakikilala akong mababait na batang tulad ninyo, meron akong mabibigay sa kanila. Alam niyo? May aso din ako sa bag ko. Aso po? Oo. Totoo po. Paano naman po nagkasyang aso sa bag niyo? Ayaw niyo maniwala. Gusto niyo makita? Halika, dali. Tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo yung aso ko. Ito na. Oh, diba?